Hello and welcome to Goma at Home. We are preparing Ginataang Munggo for today. It's one basic na merienda ng mga Filipinos, no? And ang maraming gumagawa nito, usually mga Tagalog, usually people from Luzon. I've been living in Ormoc for a long time. Parang isa o dalawang beses pa lang ako naka-encounter ng Ginataang Munggo dito. So today, this is what we're doing. But first, kuha muna tayo ng dahon ng pandan. Okay. So gasa natin yung dahon natin ng pandan. Yun. And then we'll dry it. Pagtuyo nito ganyan lang. Hawakan mo lang dahon. Then pull it. Tuyo na siya. Tsaka itong dahon daw, yung kung saan ka nagputol. Humot kaayo eh. Sarap ng amoy ng pandan. Love it. Okay. So unahin natin itong init natin yung skillet natin, and then yung munggo, ito toast natin to. Okay? Toast it until maging brown siya. Pag brown na siya, kailangan dark brown na siya, and then ika-crush natin, split open natin yung munggo, and then tapos sunod na ito na. Okay? Okay? So, medyo brown na siya. Dinagdagan ko siya ng konti. Dinagdagan ko po siya ng konti. Kasi medyo malaki yung pot natin eh. So, nakikita nyo meron pang konting brown, konting green. Pag meron pang konting green yan, that means you have to toast it some more. Okay? Ito naman yung dalawang klase ng gata. Ito yung kakang gata, yung unang press. Ito naman yung pangalawang press. What I will do is, bababad ko na itong bigas natin na malagkit para by time na lutuin ko siya, malambot na. Okay? So, we'll put it about 2 cups of this. Yeah, 2 cups. 2 cups of rice. So, may iwan pa. That's around 2 cups. Okay? So, parang hindi pa 2 cups. Parang hindi pa. Okay, good. So, babad na siya dyan para lumambot. And then, tuloy-tuloy lang yung pag-toast natin ito. Meron pang green eh, titignan mo. Ito nyo, meron pang konting green. So you want that really brown or dark brown. This should take about mga another 10 minutes. And then okay na siya. And then yung paraan natin ng pagdurog dito, pwede kumuha ng rolling pin, lagay mo sa basahan, tapos takpan mo siya, then i-rolling pin mo siya. What you want to do is just to crack it open and split it in half. Ayaw mo siya ng durog na durog. Pwede mo naman siyang gamitan ng osterizer, no? Or blender. Pero do not pulverize it. Itatabi ko lang itong mga ingredients natin. Ihanda ko lang yung iyaya kung saan tayo magdudurog ng munggo. Ito ko ilalagay. Okay. Tapos mamaya, pag nandiyan na yung mga munggo, ilalagay ko ito sa ibabaw at doon ko siya i-roll. That's the way to do it. Okay. Tignan natin. Kumusta na ito? Yun! Yan ang gusto mo. Dark. You're roasting it like coffee. Tapos dahil nga tinos mo siya, yung flavor nito, yun ang pupunta doon sa ginataan natin, no? Dun sa mixture ng pilit na bugas and coconut milk. Lapit na to. Lapit na to. So ito yung rolling pin natin. Agad natin sa mamaya.
One more minute and we're done. Konting halo lang. Ginaganito ko lang siya para yung nasa ilalim pumunta sa ibabaw. Okay. Good. So yung toasted na munggo, pag tinikman mo, masarap talaga. Toasting, roasted flavor, sarap. Hanap muna ako ng lalagyan natin para sa munggo natin. Dito natin lalagyan yung munggo na dinurog natin. Put it here. Yan, no? Yan lang siya. Pakonti-konti lang at a time. Tatapan mo. No? And then, pag tinakpan mo siya, i-roller natin siya. Yan, o. Maririnig mo, oh. Medyo durog. So, you just want to crack it open, no? Ayaw mo siya na maging pulbo. Yun, konti pa. Or kunyari, medyo, natingin nyo na mahina yung braso nyo, no? What you can do is, pagsak nyo lang na ganyan. Yan, madudurog din siya na ganun. But you have to control it kasi pag sumobra, talagang mapipipino eh. Nakita nyo, naghati-hati na. Oh. At tunga ang ano, ang batong. Sa Bisaya, ang tawag dito is batong. Tagalog, munggo. Sa Ilocano, balatong. So ito na. Amount nito is about a cup and a half. And then yung rice na binabad natin is about 2 cups. So yun yung ratio natin. I'll turn this on. Linisin ko lang itong paligid ko, ha? Yun. Yan, linisin natin. Then wawalisin ko itong bakuno sa baba. Okay? Walis, palihog. Okay? So na-split open na natin yung roasted munggo natin. Yung Tagalog munggo, sa Bisaya, munggos. No? Sa Ilocano, balatong. Yun. Kaya't mo di balatong. Well, manong. Sa Bisaya naman, gusto ka mga unog munggos? Gusto. Okay? So now, binabad na natin ito. Itong ang bugas natin na pilit habang nilaroast natin yung munggo. Now, we will put it all here. Yun. Dahil nga nag-expand ito. So, asahan natin na mamaya, by the time na maluto ito, halos umaapaw ito, punong-puno na ito. Okay. Lalagyan ko siya ng yung gata natin. But mag-iwan ako ng konti. Kasi, masarap yan. Pag sinerve mo siya, some people kasi what they'll do, they'll serve yung ganito, itong ginataang munggo, sa bowl, tapos lalagyan lang ng powdered milk. Pero, para sa akin, ang gusto ko, i-serve mo siya, nalalagyan mo ito siya ng fresh na coconut cream. Wow, sarap. Scalamia, oy. Okay. Really good. Habang niluluto nyo ito, haalsa ito. Yung second washing natin, yung second extraction natin ng ano, ng gata, yun ang ipandadagdag natin dito instead of water, no? So, together with that, isasabay ko na ito. Yan. Ganda. So, yeah. So, once kumulo na ito, ilalagay nyo siya sa low to medium heat para hindi masunog yung ilalim. And then just continue stirring it, stir and stir, para hindi dumikit sa ilalim. At this point, idadagdag ko yung naiiwan ng remaining na second extraction ng gata. So this is the second extraction, dadagdagan ko pa kasi alam ko na aalsa to, alam ko na magkukulang. So, kailangan magaling ka rin tumansya. Yun, ilagay natin dito hanggang sa kumulo siya. Yun. Okay? And then, pag luto na siya, pag malambot na lahat, that's the only time na ilalagay ko yung sugar natin. And then, doon ko rin ibabagsak yung pandan leaves natin. Bakit natin ihuhuli yung sugar? Kasi, ang mangyayari is, kapag maaga mong hinalo yung sugar at hindi pa luto yung bigas, posible na maging uneven yung pagluto ng bigas. And this one, kung meron kayong, sakaling meron kayong langka, yan o, nagpahanap ako ng langka while we're doing this eh. Katulim, pwede natin ibagsak doon. Napakasarap ng pakalin nam. Okay. I just keep on mixing it, yan o. Huwag tayong matakot na madurog yung bigas, yung balakit. Okay lang naman yan na durog yung ano,
yung malagkit. So may feel nyo pag ano, pag malapit na kumulo, makikita mo sa gilid, dumidikit na. Oh. Konting dikit siya. So, once makita mo na mag-boil na siya, hinaan na natin yung kayo, hinaan natin yung apoy. Tsaka yan, bibigat yan. Bibigat yung paghalo niyan. At this point, yung mixture natin is thickening up. So, hinaan natin yung fire natin. And set it to low. And may kita mo na ano, malapot masyado. So, kailangan pa natin lagyan ng yung coconut cream. Yun. Gusto mo na medyo malabnaw. Paano kasi pag lumamig pa to, lalapot pa siya. So, tagdagan pa natin. But we'll save some. Yan, para pang ibabaw natin. Okay, punasan ko lang to. Andito tumutulo. Okay, good. Yan na, ganda. Beauty. At this point, kailangan tikman mo na yung, ano, tikman mo na yung niluluto mo. Para number one, ma-feel mo yung texture ng bigas at saka yung munggo kung malambot na ba. Although makikita mo na medyo maputi pa yung bigas natin. Malagkit na bigas. It needs more time to boil. Put it in medium heat. Okay? Tapos tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Sarap. Sarap ng texture ano, ng beans. I think tatapusin ko ito na, no? Ayoko na masyado malambot yung beans. Gusto ko may konting crunch. Sarap? Okay. At this point, makita nyo, nag-double up na yung size ng ano? Nag-double up na yung size ng bigas natin. Yung malagkit. Huh? I'll try it out. Mainit. 10 more minutes. Pwede na ito. Ito na yung point na isasama ko na yung pandan natin. No? Ito, pandan for scent. Sarap. Tali ko lang siya para hindi siya maghiwalay. Lagyan natin lahat para malakas talaga amoy ng pandan. Bagsan natin yung pandan dyan. And then yung itong langka, lagyan natin dito. Yun. So, itong ginataang munggo natin, premium talaga to. Hindi na ito yung regular na nakikita natin sa mga tindahan. Paano kasi meron itong langka, meron ng pandan. Tamis. Alam nyo ba na ang ormok is the Langka capital of Region 8. No? Sa panahon ni Presidente Ramos, doon nila nilabas yung One Town, One Product program. So yung ginawa nila, in Region 8, ginawa nila, may mga lugar na specific yung pinopromote nila, pinopropagate nila ng mga fruits or vegetables. Ang na-assign sa Ormoc at the time was to propagate langka. Yan. So hanggang ngayon, makita nyo, all over Ormoc City, ang daming may langka trees dito. Paano kasi yan yung remnants na naiwan, ano, One Town, One Product na program sa panahon pa ni Presidente Ramos. Okay, so ito, at this point, pag talagang malambot na siya, tapos luto na rin yung langka natin, doon ko nilalagay yung sugar. In about 5 minutes, ihalo ko na ito, itong sugar na ito, and then malapit na tayo matapos, we'll prepare. So medyo malapot pa talaga sa dagdagan ko lang siya ng konting tubig just to loosen it. Lagyan ko lang about half a cup of water. Tapos tinasan ko ng konti yung heat para yung water niya mas uminit ka agad. Yun. So itong consistency na to, tama na ito. Okay, let me add the sugar this time. Okay, so ang gawin natin, huwag masyado matamis. Okay, not a lot of people like their dessert very sweet. So kung gusto lang na mas matamis, mag-add na lang sila ng sugar mamaya. Tignan ito. It's about 3/4 cup of sugar. But normally, pag ganito karaming ano, ginataan, you put about 2 cups of sugar. No, but yeah, you have to be considerate din sa ibang kakain. Gusto rin nila na hindi masyado matamis. Or baka yung iba gusto mag-diet, ay ng extra calories. Mararamdaman mo sa ilalim mo, lumidikit na 'yon, no? Lumidikit na yung kanin, yung bigas. So dapat mas scrape off mo 'yan habang niluluto mo siya, otherwise masusunog. Magiging tutong.
And then this one, pag niluto mo siya ng mabuti, naluto mo na mabuti yung langka, naluto mo na mabuti yung gata, you can keep this in your refrigerator for about 3 days. Yung iba gusto mainit, yung iba gusto nila malamig. Ako, I prefer both, depende kung ano yung dumating sa akin. But what's good about this is before you serve this after cooking, you let it sit. Let it sit for about another hour, no, or 30 minutes before mo siya talagang iserve, kainin. Para lahat ng aroma ng langka, aroma ng pandan, andun, papasok talaga dun sa ginataan natin. Let me check. Mm. Good. Mm. Tama na 'yun, no? Tama na 'yung pagkalambot ng ano? Pagkalambot ng munggo. Very good, very nice. Okay. We're done. One last tikim before we serve it. Good. So we'll serve this on a bowl. Siyempre maganda na lagi maganda yung sinserve mo. Lagyan natin ano ng dahon ng saging. Wala ko kutsilyo. Ang dahon ng saging. Okay. Yan. Okay. Tapos initin natin. Hugasan ko muna. Lasa natin. Dati, di ba nakikita natin na talagang yung dahon ng saging pinapainit nila? So I really thought na yung pinaka-purpose pala nung, pinaka-purpose ng pagpapainit ng dahon ng saging is to sanitize it. No? But that's just one. Yung pala, itong saging na to, pag ininit mo siya, mas tumitibay siya, hindi siya madaling mapunit. Yung pala yung purpose nun. Yan o, di ba? Yan o, ako. Yan o. Hmm. Okay. Nice. Shiny pa siya, oh. Ganda ng color, oh. Hmm? Ito may ibang-ibang color, oh. And then, ma-realize mo na, pang ano, hindi siya madaling, ano, mapunit, oh. As compared dun sa, ganun, pag ginan mo siya, oh, hindi siya mapunit. Ito, okay, ah. Yun pala yun. Ayan natin ang konting dekorasyon. And there's so many people na, no? Yung very particular sila dun sa presentation ng pagkain nila. Gusto nila talaga maarte yung pagkakaserve sa pagkain nila. Gusto nila may ganun. Yun. So, ganyan na nasa-serve yun. So, halo. Pumuta. Uy! There you go. Serve it. So here's our premium ginataang munggo with pandan and langka. Here we go. So before you try it, lagyan natin ng coconut cream. Ako gusto ko yung coconut cream, marami talaga. I love coconut cream. Hmm? Obvious ba? Okay. So now, haluin natin konti. Haluin natin. Hmm. Let me love this. Mm. Sarap. Pwede merienda, dessert, and time of the day. Love this. Mm. You've seen the process. It's so easy to make. Takes a little time to do it. Do this in your own home. Cook it in your own kitchen. Serve this with your friends and family. And share a smile and laughter with it. Okay? So thank you for joining me right here in Goma at home. This is Richard Gomez. I'll see you again next time. Thank you.
Bye.